have a wonderful day, everyone. My name is Cheryl Montejo Menente, one of the students of International Institute of Computer Science and Administration, or EXA, na nakapagtapos ng kursong Yuki Diploma for Health and Social Care. For me, as an OFW na nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait bilang isang kasambahay, ay sobrang hirap. Napakahirap talaga. Working while studying, it's laborious to do, lalo na oras ang kalaban mo dito. Kailangan mo talaga na meron kang time management para mapuso mo yung pag-aaral mo. Lalo na magkasabay yung oras ng pasok ng trabaho mo, yung pasok ng ayunong klase mo. Na ang oras ng trabaho mo ay hindi mo pwedeng maiwan. And also, I'm struggling in financial aspect also. I don't have enough money to pay my tuition pay and other expenses from school. And we need to send money to my family in the Philippines. Having an upgrade education is will serve as an advantage for me, because if you have a diploma and or credentials, will be a lot of opportunities to open. Iba kasi pag-equip yung sarili mo sa mga opportunities na darating. Iba kasi pag-ready na yung sarili mo na you can grab the opportunity because you are fully equipped. And then you can apply in a workplace where your knowledge and skills are capable. The main reason why I take this course, because I want to go travel other country. I have planned to apply other countries such as Australia, Canada, and United Kingdom. We know this country offer high salary for health and social care workers, so that we can pay my bills, support my families, and have financial stable someday. The reason why I'm not finished my education, it is because of financial support, lack of financial support. Alam naman natin na ang pag-aaral ay nangangailangan ng malaking halaga para makapagtapos ka sa kursong kinuha mo. At alam din naman natin na ang buhay sa Pilipinas ay sobrang hirap. Lalo na't may mga kapatid ka pang maliliit, may mga kapatid ka pa ding pinagpaaral ng mga magulang mo, at marami kayong kailangang gastusin at ng mga pangangailangan, lalo na yung kinikita ng mga magulang mo or yung kinikita mo ay sakto lamang sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan. And then, lack of motivation and moral support coming from the family. To my family, especially to my mama and papa, please accept my deepest gratitude for your prayers, for your motivation, for your love and moral support when it comes to my study. And also, I wanna say thank you to my mother-in-law and father-in-law who take good care of my daughter while here in abroad.